Hi guys! Today, ituturo ko sa inyo kung paano ko niluto ang aking napakayaming pork isaw barbecue indoor na hindi mo na kailangan mag-barbecue sa labas or bumili sa barbecue hut. Magagawa mo ito guys. Actually, nandito po ako sa UK and I'm lucky enough to be able to purchase this in Asian shop. Kaya I was able to make one. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano ko siya niluto. At ganito po ang kanyang itsura, o diba? Ang sarap niya. Kasi kasi yan siya. Bituka ng baboy. Masarap. Ang paborito ng mga Pinoy. Ang matataba, ang kolesterol. Ito yung tinatawag nilang pork fat ends. Kita nyo ba? Ito yung ginagamit ko para gumawa ako ng isaw, inihaw na isaw or intestine barbecue. Pork fat ends. Available po ito sa mga Asian store all over the UK. Pero I'm not sure sa mga maliliit na store. So, this is what it looks like. Ito talaga yung malaking intestine. So, bago ang lahat, I need to wash it first. So, actually guys, yung amoy niya talaga, eh, syempre, alam nyo, kapag intestine, hindi talaga siya magandang amoy. Pero, pagtsagaan nyo na, kasi alam nyo na. Malinis naman siya guys eh. Well, yung amoy lang niya talaga. Pero pag mabibili mo ito, frozen siya guys. And then, dinipress ko lang siya overnight. Nagkikrave kasi ako ng ano eh. Ng inihaw na isaw. O, diba? Nakikita niya siya. O, diba yung water? Ganyan siya. Dilito lang the water inside. Kasi ganyan siya. Kasta lang si Aramida. O yung mga Ilocano dyan. Mga ka-Ilocano ko. Naimas. Naimas later. Naimas. O, diba? At least taste. Awan agi kwanan. Awan agi inya ko na da jikon. Hanga na ang dud. Kasi guys. And then, pag natapos siya guys. Siyempre, huwag niyong kalilimutan na every time that you use your sink, you need to disinfect it as well afterwards. Talaga ako guys, bago ko siya pakuluan. Kasi, syempre may amoy kasi siya, so we need to get rid of that smell. Okay. Maglalagay din ako ng konting paminta guys. Konti lang. Konti lang naman. At saka salt na rin. And then last but not the least, kailangan natin lagyan ng vinegar guys. Yan. Yung sukang maasim, yung vinegar. Yan siya. Ito yung ginagamit ko kahit dito sa UK. Dato puti talaga ang aking brand. Kasi masarap kasi ang dato puti. Lalo na kapag yung mga mahihilig sa vetchin. Alam nyo, kapag gumawin kayo ng dato puti, hindi na kayo kailangan mag-vetchin. Kasi malinamnam talaga siya. Kailangan marami siyang ilalagay. Marami siyang, no, marami kayong ilalagay. Marami siyang ilalagay. Katawa ka talaga, che. Mamaya sabihan kang maarte. Ayan.
Tapos, maglalagay ako ng hot water and then I'm going to boil it for at least an hour. Until yung medyo soft na siya. Kasi i-grill pa naman natin siya. So ano, yung pinakuluan ko na nabituka ng baboy. Diba, lumiit siya. Konti lang siya. 200, nung hindi pa siya luto, 250 grams lang siya. So, I need olive oil. Tapos, ito yung sukang maasim na dato puti. Ito po yung sawsawan mamaya. At saka, ito rin yung achuete powder. Kasi gagawa tayo ng achuete oil. I'm gonna show you how to do that as well. At saka konting asin, black pepper, onion and garlic, tapos dato puti soy sauce. Oo, kahit nandito ako sa UK guys, yan talagang ginagamit kong soy sauce. Pero meron din naman akong mga ano yung kikuman, ganyan. Kaya ano, so ang gagawin ko na ngayon guys is I'm going to cook this, yung para siyang adobo style. Pero luto na siya guys. Para lang extra flavor lang ba. Pero iniisip ko din, baka hindi na ako maglalagay ng asin kasi meron na tayong dato puti. Pero depende pa rin naman sa inyo yon kung gusto nyo maglagay ng asin. Depende sa panlasa nyo. Kaya binibigyan ko po kayo ng freeway. Ang sa akin lang po is, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga simple recipe na sinishare ko sa inyo dito sa YouTube channel ko na sana magustuhan nyo. Okay, so let's begin. Adobohin ko na yung aking isaw. Sandali lang naman to guys eh. Dahil marami naman siyang, dahil oily na to guys, ang gagawin ko, ilalagay ko na siya sa pan. Hindi ako maglalagay ng oil, okay? Para hindi siya masyadong mamantika. Kasi magmamantika siya guys. And then, for that, I am going to add my onion and garlic. My onion and garlic. Tapos, hayaan lang natin siyang magmantika, guys. Believe me, hindi niyo siya kailangan gamitan ng oil. Nakikita niyo siya, nag-moist na yung aking pan. Kasi, yung natural oil ng intestine, lumalabas na siya, guys. Kaya, ano lang, stirring gently. Stir gently lang siya, guys. Kakayaan lang natin siya. Kasi kaya ko siya nilagyan ng onion at saka garlic. Kasi para yung flavor mapunta dun sa isaw. Pero honestly, at this stage, wala na yung amoy ng yung bad odor ng intestine. Nawawala na siya guys. Kasi kanina yung asawa ko sabi niya, ganyan ano daw yung amoy tae. Saway. Ganyan yan eh. Yan ang mahirap paborito ng asawa mo kasi syempre hindi mo talaga siya mapapakain ito. Pero at least kahit paano, alam na niya yung amoy ng ng daing. Pero ito kasi, bihira lang kasi ako magluto nito dahil mahal kasi nito dito guys. Sobrang mahal. Ito siya. And then ang gagawin ito guys, maglalagay ako ng black pepper. Tama na yung ganyan, kumang. And then, haluin siya. Naka-high heat siya guys. Ang okay, high heat lang siya. Huwag kayong mag-alala. Hindi po masasayang yung onion and garlic. I will show you later how I'm gonna use them again. Useful at saka makakain niya siya. And then, ang gagawin ko lang, mag-a-add ako ng soy sauce.
This is 1 tablespoon. Wow. Tama niya guys, yung 1 tablespoon ha. You don't need a lot. Ano lang siya, para lang ano yung flavor. At this stage, pwede nyo nang hinaan yung apoy. Para ano. Remember, huwag nyo pong itatapon yung garlic and onion na luto na. Kasi masarap yun yung pag kinain nyo guys. Oh dear! Oh, grabe, nagugutom na ako. Ang sarap nito. Right guys? Ayan siya. Tapos na siya. Tapos ang gagawin ko naman is, tutuhugin ko na siya. So, tatanggalin ko siya sa apoy and leave it to cool down a little bit. So now guys, I'm going to show you how to make a achwete powder and oil, achwete oil. So first of all, maglagay kayo ng achwete sa bowl. You don't need a lot. Kasi konti lang naman ang kailangan natin kasi konti lang yung ating isaw. And then, gagamit ako ng olive oil guys. Olive oil yung ginagamit ko. Pero you can use any oil like corn oil, vegetable oil, sunflower oil, something like that. Kahit anong oil, it work. Pero dito kasi, ang kagandahan kasi dito sa UK guys, is medyo, alam mo, medyo affordable ang ano, olive oil. Siguro kasi dahil malapit kami sa mga gumagawa dito na bansa, like Spain, Italy, ganyan, France, ganyan. So, that's it guys. Yan na yung tinatawag nilang achwete oil. Hindi siya ano, diba? Kasi dahil powder yung ginamit ko, madali lang siyang gawin. Unless kung seeds, achwete seeds yung gamit mo, kailangan mong lutuin kasama ng oil. Pero, eto kasi, hindi na kailangan. So, that's simple. Ngayon guys, ayan po siya. Tutuhugin ko na siya. I'm going to make a isaw barbecue. Kaya, magamit po ako ng ano, ito. Ito lang yung available ko na maliit na ano eh, na skewers. Kaya, medyo ano na siya. Medyo mainit pa siya, pero carry na siguro to. Carry ko na siya. Tutuhugin ko lang siya. Maliit lang kasi siya guys. Lumiit nga siya. 200, ano kasi siya eh. 250 gram. Pero syempre, pag pinakuluan mo na siya kasi siya, magsisring. Kaya konti na lang magagawa mo. Barbecue, kailangan high heat tayo guys and non-stick pan. Yan ang aking gagamitin, non-stick pan guys. Hindi po tayo gagamit ng oil kasi ang gagawin ko po ay lalagyan ko po ng achwete oil yung ating barbecue isaw. So, ganyan lang po talaga kadali ang paggawa ng barbecue isaw. Magagawa po natin yan kahit saan bansa po tayo, basta meron pong available na isaw. Ayan lang, hintayin lang natin siyang uminit. Siguro, the best thing na gagawin ko is maglagay ako konti yan. Kasi makikita naman natin siya pag nag-aano siya. Ayan yung ano. Ito yung aking achwete oil. Ibu-brush ko lang siya dyan. Ayan lang. Sa totoo lang guys, madali lang talaga yung mga recipe na sinishare ko sa inyo. Mukha lang siyang complicated pag tinitingnan mo kasi ano, pero madali lang talaga. Actually, kung napapansin nyo sa mga videos ko, wala akong mga measurements sa aking mga ingredients kasi
ang aim ko talaga is gusto ko kayong maging confident na magluto yung hanapin niyo yung lasang gusto niyo, hindi dahil yun ang sinabi ng recipe. Kasi hindi naman kasi yun ang panglasa nung gumawa ng recipe o napanood yung recipe. Hindi naman ibig sabihin yun na pareho kayo ng panlasa. Kasi sa akin kasi, hindi po ako nag-follow ng recipe. Ang sa akin is, because I already know yung taste bud ng family ko, syempre ako din, ganyan. Kaya ano, I think mainit na siya guys. Nag-book siya sa line. Kaya, tingnan natin kung pwede na natin ilagay ang ating barbecue. Ay, grabe! Ayan na siya guys. Ayan, ang ating isaw barbecue. Indoor guys ha, indoor. O, oh, diba? Kaloka! Kaya now, ang aking gagawin is I'm going to brush it off with my annatto oil para magkulay orange siya. O, diba? Vibrant. Ang ganda ng kulay. Ang sarap-sarap. Sana ma-share ko to sa inyo. Pero okay lang. At sinishare ko naman sa inyo kung paano ito yun. Lalo kayo mga dyan sa Pilipinas. Naku! Gawin nyo ito. Masarap siya. At saka napaka-simple. At saka, kung mahilig din po kayo sa ano, sa lemon or calamansi, pwede po kayong mag-squish naman po ng lemon at saka calamansi at this stage para po manuot yung manuot ang aking ano. So, ito gagawin ko. Mag-squish lang ako konting lemon guys, okay? Konti lang naman. Kasi pag-squish yung ating isa. Kaya at least kahit papano yung lemon is ano ba. Kailangan kong lasapan ng ating exhaust. Ayan ito. Ay, bongga. Bongga tayo po. Sa totoo lang, hindi nyo naman siya kailangan yung ano talaga eh. Yung kailangan yung brown na brown or yung almost talaga yung mukha siyang sunog. Kasi ano na to eh. Luto na siya kasi. Ilang beses ko, pangatlong luto na to. Una muna, pinakuluan ko siya. And then, adobo. And then, barbecue. Kaya, ayan guys. Tapos ang gagawin ito. Siyempre, i-brush ko rin siya. Lilit pa dila. Ng ating annatto oil. Pwede ko na siyang patayin. Ay, tinatay ko na po guys yung ano, yung ating kalan. Pasahayaan ko lang siya muna. Mag-plating na tayo. At, ganito po ako mag-plating ng aking barbecue. Ang aking isaw barbecue. Wow, ang sarap-sarap niya mga chelops. Tatawag ko kayong chelops. Kasi kayo ang aking mga new loves. Ayan lang mga arti-artihan lang konti. Ayan mo. Kahit pa sabihin mo na, ay, isaw lang naman ang lulutuin ko. Pero ano, maganda pa yun talaga pag maganda ang plating, guys. Ang maganda ang plating ng pagkain. Maganda pa rin siya. Mas maganda. Mas maganda siyang tingnan. Kasi yung lagi na lang, ano mo yun? Tapos syempre, yung mga ano dyan, linis-linisan din natin yan para magandang presentation natin. At saka, ito yung lagyan ko ng sauce. Meron din akong frozen chili. Parang dagdag ano lang, kulay. Ganon. Dagdag kulay, ganyan. Tapos syempre, ang gagamitin ko is ang aking suka na maanghang. Ano na siya sis? Mga sis. So kung maasim, yung spice na siya, yung mabibili mo na siya sa shop. Pero ito, nagdagdag ako ng flavor. Kasi nagdagdag din ako ng chili dito kasi naubusan na. Nagdagdag pa ako ng maraming paminta. And then, katulad ng sinabi ko kanina, mga chelops, hindi masasayang ang ating onion and garlic. Kasi, inalagay natin dyan mga chelops. O, diba?
hindi ko siya tinatang. Sabi ko sa inyo eh, masarap kasi siya eh. Kahit ito, ulam na eh. Tapos ganyan lang siya, ilagay niyo lang siya ganyan. O, saan ka? Ang aking home-cooked barbecue, indoor barbecue, pork isaw. O, diba? Kaisang lugar, guys. Kaya sabi ko nga eh, alam mo yung mga tao dito sa UK? Mga Pilipino dito sa UK, siguro hindi nila namimiss ang ano? Ang seafoods. Ay, ang seafood. Ang bago itong pagkain kasi nakakain namin dito. Do you like mommy's barbecue? Yeah. Oh, yun naubos mo na anak ko. Now, you're not taking that? I'm taking that. No, it's okay. You can have it. You can have it there. Oh, you like your Isaw barbecue, don't you? Mama.